Okay, good morning mga kagimat. Gawa po ako ng isang vlog ngayon ng pagkakaiba ng mga gamit ng panig ng kanan o kabutihan o kaliwa. Or ibig sabihin, hindi na yung kaliwa is masama na sila. Parang panig lang sila ng kasamaan pero or naughtiness pero hindi sila totally masama. At ang panig ng mga neutral which is yung mga mutya. So ngayon, ang panig ng kanan, ayan ang mga panig ng kanan, mga medalyon, mga banal na imahe na nagsisimbolo sa kabutihan. Ang panig naman ng mga neutral o mutya, ayan sila. Yung mga mutya, mga batuomo, kabibe, karayo, panyo ng tagulilong, galing ko sa namin sa Ermitaño to eh. Nakalimutan ko na. Sa dami kasi ng datang gamit. Mga dignum, mga bakus yan, at saka mga botelya. Ayan na yung mga neutral. Ngayon, ang panig naman ng mga kaliwa, ayan. Yung mga medyo madidilim at medyo nagagamit sa, kahit gamitin mo sa medyo foul na bagay, nagagamit mo sila. Pero iwasan ng ganung bagay. Kasi ikaw ang mapapasama nun. Itong mga mutya naman, walang pinapanigan yan eh. Kumbaga neutral lang talaga sila. So, kaya mostly sa mga nagagamit ng mutya na walang medalyon, ibig sabihin nun, meron din silang foul na ginagawa. Kasi kung may medalyon ka, tapos meron kang foul na ginagawa, hihinamedalyon mo eh. O kaya lilisanin ka ng mga gabay. Kasi ayaw ng mga gabay ang ganung bagay. Yung may ginagawa ang kasamaan. Hindi ka papanigan ng mga kabutihan nun. Kaya naman napapagsama ko sila gawa ng nasa gawain yan. Pinagbibigkis ko mga yan dahil sa protection lang ang hanap ko. At paminsan naman kasi is meron kang gawain na hindi naman sa kasamaan. Halimbawa sa ano kasing klaseng bagay yun. Protection mo rin. Kailangan mo magdepensa. Hindi nangangulugan kasi puro ka na lang amin ng amin. Kailangan mo rin kasi magdepensa eh. So yun ang ibig ko sabihin. At saka sa mga gawain dito sa mundo na ano pa kasi mga gawain sa mundo. Basta, mga gawain sa mundo na karamihan naman hindi naman kasi banal ang mga gawain sa mundo. Nakakasalimuha sa mga tao eh. So yun ang paliwanag ko sa mga ganyang bagay. Ngayon, mag-ingat sa mga pagkuha ng mga gamit ha, yung mga binibenta online. Kasi, ang tip ko lang, pagka mahalaga ang isang bagay sa'yo, ibebenta mo ba? Siyempre hindi, di ba? So, ngayon, hindi naman sa pinapakilaman ko ang negosyo nila. Ang negosyo nila kasi is negosyo nila yun. Malay mo, may binibenta talaga silang effective, di ba? Yung pangkalahatan, di ko minamasama yun. Pero ang mga tunay na agimat o gamit is napakabibihira talaga kasi mayroon silang kasamang sapi eh. Gaya ng mga ganyan na bagay is sinihiling muna sila bago sila darating sa'yo. Or kung mananalain ka sa simbahan, talagang darating sa'yo mga ganyang bagay. Pero huwag mong abusuhin at gawing kasamaan kasi hihina ka yung masasabi ko lang. Sa mga gusto magmedalyon dyan o gumamit ng mga agimat, is magsaliksik muna kayo and then magtanong kayo sa mga antingero. Tignan nyo rin status ng buhay nila kung nakabuti yun sa kanila o hindi. Ngayon, kung gusto mo talaga makakuha ng mga dibinong gamit, is magdasal ka sa simbahan. Kasi gagabayan ka ng Panginoon sa pagkuha ng mga tamang gamit eh. Ang mga yan is dinasal ko talaga at hiningi sa kanila. Ngayon, dumating ng kusa kasi ang mga spirito mismo magdidikta sa iyo kung saan mo sila hahanapin eh. Yun lang ang may papaliwanag ko. Hindi porket nagkaroon ka ng gamit na sa kaliwa is masama ka na. Dinidepensa mo yun, panlaban din sa kaliwa. Yun ang ibig ko sabihin. May mga, doon sa paliwanag ko kanina, medyo may mga gawain kasi sa na tao na nasa kaliwa eh. Pero hindi ibig sabihin na magiging masama ka. Kumbaga, ipambabato mo lang sa kanila yung ginagawa nila sa'yo para babalik ba. Kasi pag ginawan ka na masama, hindi na ahulog ang gawin mo sila masama, ibabato mo lang sa kanila yung ginawa nila. Kasi hindi pwedeng gawin ng mabuti yung klaseng bagay na yun eh. Hindi pwedeng gawin ng mabuti yun. So yun ang paliwanag ko sa dito sa mga gamit na tangan ko ngayon. Ngayon, pinapauna ko lahat. Kung kukuha kayo ng mga gamit, yung mismong sa mga antingerong veterano na may hawak talaga na
effective na gamit. So, hindi ko nasabing effective ang mga gamit ko. Sinasabi ko lang, nasubok ko ng mga to. Kasi may mga ibang magkiklaim na effective ang mga gamit, pero hindi naman nila subok. So, mahirap yun. So, yun lang po may papaliwanan ko. Dapat ugaliin din silang pakainin ng mga prutas, tubig, at dasal. Yun lang po may papayo ko sa inyo sa mga gusto mag-start sa ganitong bagay.